Ay, ba't name ng team mo nga, no? Sige, ayusin natin to. Your team ito. Is banning. Hindi ko pala naayos. Ito, dugin natin. Matali lang ang buhay. Ano to? Let's go! Dugin natin. Second ban from Team Inferno Esports would be the PNK. Next ban from Imba Zambales, tignan natin. Is it an offlaner? Or tank? Walang ban. So mukhang nakatulog dito ang isa sa kanila, mga brother. First pick, they still have the Yuzong. They still have the Uranus. Esmeralda is also available, mga brother. Kufra and Kaja, yung mga first pick potential. Available na available pa, mga brother. First pick would be the Yuzong, mga brother. Yuzong. And the next pick, tingnan natin kung paano nila lalaro ito. Kasi 3 games naman ito. So, pwede kang magparamdaman sa first game kung paano ito gagawin. Esmeralda. And then, we still have the Uranus. We still have Tank. We still have the Kaja. Marami pa tayong open dito. Ayun ko lang ha. Kung nag-ban, hindi talaga sila nag-ban ha. Just to open up plenty of heroes, mga brother. Pero wala pa naman nangyaring buff dito kay Alpha. Kaja, they pick off Kaja, mga brother. Let's go, tignan natin. Next pick, we still have the Kufra, we still have the Atlas, and we still have an offlaner, Uranus. Ang dami pang available, di ba? Ang mga course, may Hellcurt pa, mga brother. We still have Hellcurt, so you saw how deadly Hellcurt is, so pwede pang i-pick ang Hellcurt doon, mga brother. So, we have Valier for the Inferno Esports and the Kufra. I'm not sure, mga brother, kung mag-Balmont to, dahil although na-buff si Balmont, pero I don't think na they will go back. So, they went for the Atlas, dahil ayaw nila mabana ng Atlas. This is an added crowd control for the team Imba Zambales. Ban, we still have, hindi ko alam kung final usong itong blue side, pero pwede pa silang mag-ban ng offlaner. They could still ban the Uranus. They could still ban Tamos. Xborg. We still have Louis Farsa for the support. Hindi, wala na. No need for supports eh. Your team is so they went for the ban Kimi, mga brother. Ang wala naman dito sa Imba Zambales, another added offlaner. So they went for the ban Lance. Mga nag-background check sila kasi binigay ko yung mga info nila, mga brother, on both teams para mapag-aralan nila ahead of time kung paano nila, kung ano yung meron yung kalaban. Kung sino kalaban nila, 'di ba? Makita nila yung favorite best picks, best heroes, yung rank nila, kung gaano sila kalakas, yung. So they went for the Tamos pick, mga brother, Tamos offlaner. So, kompleto na dito. Tingnan natin kung sino yung ipapanan nila, mga brother. It's either Carry, Harit, pwede rin. Carry will be picked by Inferno Esports, I'm pretty sure of that. Now, offlaner, Uranus is still available, mga brother. Xborg is still available. Marami pang okay. So, they are going for the Uranus, I guess, just to give a sustain damage. The Carry and Lunox. 1-2-2 also. They are going for the 1-2-2 laning, mga brother. So we have mid lane Lunox and bottom lane Carry paired up with Valier, then mid lane Kufra and Lunox, off lane Yuzong. So they are going for the 1-2-2. So gusto nilang ma-eliminate ang lakas na meron ng Esmeralda. Granger. Still have the Hellcurt, mga brother. Granger, pwede rin yan sa early game. Well, since malalambot na mga to. Pero kay Yuzong, mga brother, pag nagka-item ang Yuzong, kaya niyang habulin yung mga yan, mga brother. So, wait, they went for the Bruno pick. So, tingnan natin kung paano mag-work out to. I'm guessing, for me, mga brother, sa early game, since kung magiging aggressive dito ang Inferno Esports, I will go for the Inferno Esports early game dahil masakit yan. Late game, meron din silang carry. So, they are secured. They have 2 cores. Unlike here sa ating Imba Zambales, which is a 1-3-1. Pero sa late game, pwede rin naman itong ating Esmeralda. Pero I guess, I think this is a 1-2-2 kasi naka-retry ang Carry, ang Esmeralda.
I'm guessing this ay 1-2-2 dahil naka-retry ang Esmeralda dito mga brother. So Supremo mo mid lane, both red side naman to si red buff side naman to si brother Fred natin. So 1-2-2 side. Ay 1-2-2 rin sila. So they counter the 1-2-2 laning ng ating Inferno Esports. Now, for the Inferno Esports, we have Suchi for the Valier, Chelsea for the Carry, Kulas for the Lunox, Yujiro for the Yuzong, Fuji for the Kufra. For the Imba Zambales, we have Sean for the Kaja, Dre for the Tamus, Hisoka for the Atlas, Fred for the Bruno, and Supremo for the Esmeralda, mga brothers. Tingnan natin kung paano mag-work out. 1-2-2 against 1-2-2, mga brother. Magandang banat yan. Let's go. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Teka lang. Di natin update ko na bago yun eh. Yan. Burahin ko muna mamayusin ko. May tumawag kasi sa akin kanina eh. So now, passive laning lang. Yan, tama ako, diba? 1-2-2 both teams. Kaja ng, ay si Tamus ang gugulo lang din. Then we have, this is a very, very, very passive laning mga brother. The clear wave lang, clear minion sa mid lane. Take sila ng Lito Wanderer. Ito naman, tamang take lang din ng red buff. Same way went for the Inferno Esports. They went for the red. Ayan na, maganda banatan lang mga brother. Good shit lang to, very passive mga brother. They want to give farms para sa kanilang marksman. They want to give time for their marksman din. Pero ang pinaka-importante kasi dito mga brother sa laning ng 1-2-2 is the mid laner. Yung mage nila na mid laner. Dahil yan ang magdidikta. Yan ang magro-rotate sa mga lanes. Pumasok dito bigla si brother Fuji. Tingnan natin, bouncing ball coming from Fuji. Pero masakit din naman dito ang sustain ng ating Kupra mga brother at ang ating poke ng Lunox. Napakasakit din mga brother. Now, Crab is being taken care of by Inferno Esports. Pumasok bigla dito. Level 4 na pala si ating Esmeralda. Pumasok din si brother Hisoka. Natitake na bigla. Pero ang lakas ng sustain ng ating Lunox mga brother. Hindi pa level 4 yan. Pag yan nag-level 4, kaya ng inverse yan. Diyan sila mag-ingat. Level 4 na dito si brother Kulas. Yuzong is now enduring the pain of having a 1-2-2 laning. Oh, ang ganda ng pasok dito ni brother Yuji. Naka-burst na dito si ate, si brother Kulas. First blood coming from the side of Inferno Esports taken by brother Fuji instead of sana nakuha ni brother Kulas. Yun ang pinakamaganda sana, no? Flicker out dito kay brother Dre just to get out of the possible kill that will come from Lunox and Kufra, mga brother. Crab taking care of Lunox now. Still have a... Ito maganda, binubuli ng top lane natin si brother, ang ating Yuzong dahil... Ang gusto natin dito sa 1-2-2 is matik, maging agre yung ating 2-lane setup sa 1-lane setup sa na fighter. So, nag-miss ang first kill dito ni brother Fuji, pero nandito para si Kulas para just to back him up, bouncing ball just to get out of the way of Atlas mga brother. Grabe naman yan. Pero si Brent and brother Sean just doing their job to farm out, and Sean protecting Brent from any possible gank. Nag-activate si brother Shenlong dito, pumasok Yujiro, very aggressive gameplay, pero level 3 pa lang si Atlas dito mga brother. Isuka is now going for level 4, pero ito na nga yung sinasabi nating objective gaming. Kapag kayo ay nasa 1-2-2 setup, dapat yung marksman and support agre gameplay dun sa 1 setup fighter ng kabilang lane mga brother. So now, first objective taking care of brother Brent and Sean. Now they are planning sana. They will go for the, since this is a 4-man setup, they are planning to go SS coming from the from Fuji, the Kubra mga brother. Pero Atlas with the SS mga brother, bumalat pa nga, nag-sustain, wala nangyari, hindi na na-activate ang Brilliance, hindi na nabigyan ng time si Lunox doon to activate the Brilliance. Nag-burst na lang siya just to get out, pero hindi pa rin umubra. Grabe ang SS ni brother Hisoka doon mga brother, ang ganda ng pasok doon. Masyadong naging agre ang ating Kupra dahil hindi niya inakalang apat yung nasa record. So dapat medyo pininahan niya muna, dalawa lang kasi sila doon mga brother, which is na blindside sila ni Bruno doon together with the Kaja. So yun ang naging problema doon mga brother. Now Kaja giving vision para sa ating change lane na to mga brother. Magtatap na dito si Tamus, pero pupunta lang siya, dadaan lang sa mid. Ngayon haagrihin naman nila tong bot lane. Now
Ang ganda ng rotation mga brother, 4 man na nakaabang pero back up dito, mauunahan to ng red side mga brother. Supremo, pumasok si Atlas ng SS, Brent with the free hit mga brother, Kaja, tingnan natin, nag-aabang pa nga. Divine Judgment from Kaja, patay ang carry, patay ang core mga brother, naiwan dito si Kulas, may magagawa pa ba ang Lunox? Nag-burst ang Lunox pero wala na, alam niya nang wala na siya magagawa. Brent with the micro gameplay, mamamatay pa ba? Hindi na namatay, ang sakit naman dun ni Brent. Now, Dre with the sustain, hindi ma-push, push ni Brother Yujiro. Pumasok bigla si Supremo. Grabe naman, sobrang agri naman nito mga brother. They are not giving any space sa core ng ating Inferno Esports. Sobrang sakit. Now, Dre taking care of Yuzong mga brother. 1v1 with the Great One yun. Hindi umubra si Yuzong. So, hindi na ma-maximize ang paggamit ng Yuzong dito mga brother. So, that is a problem pagdating sa 1-2-2 setup. You need to take objectives as early as possible. That is a big problem pag wala kayo nagawa sa early game. Lunox, late game, hindi na masyadong ramdam yan. Mas mararamdaman mo ang sakit ng ating Esmeralda, mga brother. Brent, Brent positioning himself. Hisoka, positioning himself. Very aggressive gameplay. Meron pa tong SS. Dre pumasok din. Pero si Shenlong, walang SS at nag-dragon form na si Brother Shenlong, pumasok na, pasok ni si Fuji, ang ganda ng Tyrant's Revenge mga brother, Supremo pumasok din pero free hit lahat mga brother, burado sa mapa, ang Inferno Esports ang natira na lang si Brother Chelsea. Naku po, ang sakit nun, pero at least yung corner natira sa kanila, pero dapat, if I were Inferno Esports, I should have been more careful, dapat naging maingat na lang ako na, alam mo yun, just give time for carry to farm and a pick off na lang kayo, objective take na lang, huwag na kayo mapagsabahin dahil alam nyo na ang potential ng lineup ng kalaban ng Imba Zambales. Imba Zambales with 12 kills, Inferno Esports with just 1 kill mga brother. So item check tayo mga brother, Bruno now with the Endless Battle. We have the fleeting time na para kay Kaja and then we have the sight. And then, papunta na to ng Feather of Heaven si Brother Esmeralda. Makunat na dito ang ating Atlas with that Athena Shield. Now, Bloodless Axe for... Kaya, Bloodless Axe, then going for Queen's Wings to si Brother Tamos natin. Kaya, mataas ang sustain. Now, we have Shan here checking the bushes, mga brushes, mga brother. Yujiro, wala pa rin magawa. Pumasok dito si Brother Fuji. Dre, very siga gameplay ang ginagawa ni Brother Dre. Pero dahil alam niya masusustain yan. Supremo being aggressive din dahil alam niya na masustain yan, kaya niya na mag-spam ng shield niya dito, kaya niya na sustain lahat ng ibibigay dito ng Inferno Esports. Now, wala pa nang bumuo si Kari mga brother, walang wala pa, so yung core nila, ang ganda rin pasok ni Brother Fuji, pero ang ganda rin ng S dito ni Atlas, pero boost dito ang Inferno Esports ata, pumasok si Brother Shenlong, naging Kaido na, back out ba, bigla brother, hindi na ata, pang out, pang mamba out na lang ang kanyang Shenron mga brother. Alis na to. Pumasok pa rin siya. Sobrang siga. Pero hatak from Kaja kay Kari. Ang ganda ng Divine Judgment doon mga brother. Eto na. Objective gaming lang mga brother. Sila Brent, Hisoka, Shan, and then Supremo, Imba Zambales. In short mga brother, eto na ang tinatawag nilang all-star ng Zambales mga brother. Free hit lang si Brent dito mga brother. Pumasok si Fuji. Minamadali na lang gaming. Pero grabe ang damage si Brother Supremo. Supremo versus Uchi Gaming mga brother. Patay dito ni Atlas. Patay rin ni Brother Brent. Inferno Esports being eliminated, Suchi being left out, ang sakit mga brother. Grabe yung gameplay na binigay ng Imba Zambales doon. Good game, well played coming from grabe Imba Zambales mga brother, ang lakas ng pinakita nila doon. Sobrang lakas, sobrang aggressive. Fast game lang mga brother, may gagawin pa ata tong mga to. Alam mo yun, parang may lakad pa ata tong mga to, ayaw na nila bigyan ng panahong uminga. 18-1, a very dominant gameplay coming from Imba Zambales.